paligi yung mga baboy around doon. Ano mong pipili natin mag-a? Isda ang pangit. Isda? Ay, ang pangit. Ang pangit isda? Matini. Anong bibili natin? Mabuli na lang kaya mabili ng ampalaya at tabalagi. Ampalaya? Hello, hello, hello mga langga, mga ka-OFW natin dyan, mga friendster natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Kung saan man kayo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Kamusta, kamusta? Ngayon mga langga, magbibigay lang tayo ng kunting video reaction doon sa video na update o latest update nga ni Kuya Raymundo. Kasi nga siyempre sino ba naman ang hindi nag-aabang sa mga bagong latest update tungkol kay Lola Damiana. Dito guys, hindi ko mapigilan na magbigay ng video reaction dito sa napanood ko kay Lola Damiana. Kasi nga hindi naman talaga makatarungan yung kanyang ginawa para kay Lola Damiana, lalong-lalo na ito matanda na. Ika nga sabi nila ay sa mga limbaw sa magkakakilala o magkaaway dyan na iba, mag-away lang kayo na mag-away, wag lang natin idama yung mga magulang natin kasi nga wala silang kinalaman, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ika nga sabi nga nila away, halimbawa away nyo yan, away lang kayo ng away, wag nyo lang idadamay yung mga matatanda. Dito nga guys, sa latest video ni Kuya Raymundo, makikita natin na naglilinis nga itong si Kuya Raymundo habang nga ni nag-uusap sila ni Lola Damiana. Sabihan nga ni Kuya Raymundo itong si Lola Damiana kung pupunta ng bayan pero ayaw ni Lola Damiana. At dito ngayon nag-uusap nga sila kung ano yung gustong ipabili na ulam ni Lola Damiana. At ayaw niya daw ng isda kasi nga matinik daw. Mas gusto niya pa yung gulay lang, lalong-lalo na yung ampalaya. At dito nga habang sila nag-uusap, makikita mo natin na merong papel na bit-bit itong si Kuya Raymundo. At dito nga hindi yan na mapigilan siguro yung sarili niya at nagsalita na. Dito pala yung papel na to, may nakasulat doon. Kasi nga ayon daw kay Kuya Raymundo, nakatanggap daw siya ng text message na galing daw sa California, USA. At hindi maganda yung pinagsasabi ng nag-text message dito kay Kuya Raymundo. Kasi lahat ng vlog ni Kuya Raymundo, may nakalagay doon sa taas na number niya. Siguro nakita nung tao na to, kaya pinag-private message niya talaga si Kuya Raymundo na send ng text doon sa cellphone niya. At yung ginawa ni Kuya Raymundo nga, kinopya niya nga ito o sinulat niya sa papel para makita naman ng iba kung ano talaga yung isinulat ng tao na yun. Ito guys, panoorin natin. Lola, walang ulam doon. Gira ba ka tayo? Gandang umaga po sa inyong lahat. Ano yung papi? Tungkol po doon sa nagmura sa akin at doon sa nagmura sa nanay ko na taga Francisco, California, USA. Sana po Diyos na lang sa iyo ang bahala. Diyos ang may alam sa iyo. Nasabi niyo po na ako'y magbanat ng buto. Dati na pong nagbabanatak ng buto simula pagkalihit ko. Pero ang masakit nito, yung murahin mo ang ina ko. Ang patutuo po niyan na ito po. Ang sinabi niyan, itinix niyan. Agad dalap. Yan yung nagmura sa akin, nanay. Yan po. Yan ang beer na yan. Yan po ang sinalita niya. Yan po ang sinalita niya. Yan po ang cellphone number niya at address niya. Ang sinasabi ko.
ayun na nga lang guys, sinabi nga doon ni Kuya Rimundo kung ano ba talaga yung laman ng text ng isang tao na to na nag-text talaga doon sa cellphone ni Kuya Rimundo sa kanyang number, at sinabi dito na hindi maganda talaga yung pinagsasabi niya. Eh maganda, okay na yun, murahin mo lang yung lahat, murahin mo yan kung sino-sino, wag na wag mo lang murahin yung matanda at saka yung nanay natin, diba? Kasi nga kahit anong sama nating mga anak, pag yung nanay na natin yung tinitira o minumura, eh maglalabasan talaga yung ugali nating hindi maganda. Kasi hindi naman dapat talaga na murahin mo yon o pagsalitaan mo ng hindi maganda yung mga matatanda at yung nanay natin. Kasi nga eh, walang alam-alam itong si Lola Damiana sa mga nangyayari. Kung galit kayo kay Kuya Rimundo, eh doon niya ibuhos kay Kuya Rimundo. Huwag niyong idamay itong si Lola Damiana. Kasi nga wala siyang kinalaman at walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid niya. Kaya doon nga eh, sinabi ni Mrs. nga ni Kuya Rimundo doon sa tao na yon, eh pinapasa Diyos na lang daw niya. At yung sinabi niya daw na hindi nagbabanat daw ng buto itong si Kuya Rimundo, sinabi naman ni Kuya Rimundo na matagal na siyang nagbanat ng buto nung maliit pa siya. Kasi nakikita naman natin kung gaano kahirap yung buhay nila. Diba? Wala na yung... Yung masasabi ko lang dito eh, wag na natin idama yung matatanda kasi wala naman sila kinalaman dito kung ano man yung nangyayari, lalong-lalo na itong si Lola Damiana, nakakaawa na yung matanda. Tapos gaganunin nyo pa. Ito lang yung masasabi ko, sariling opinion ko lang to. Kasi meron naman, hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho, diba? Meron talaga taong mayabang. Meron namang tao na kahit na mayaman na o nasa taas na eh, pantay-pantay pa rin yung tingin nila sa kapwa nila. Pero meron talagang tao na kahit kunting nakaangat lang, eh akala mo na kung sino kung makapagsalita. Ito masasabi ko, sariling opinion ko lang at sariling ano ko lang yung nakikita ko lang. Hindi ko sinasabi na lahat. Ito yung masasabi ko, hindi porket mayaman ka, hindi porket nakapag... asawa ka ng foreigner, eh, hindi porkit malaki yung bahay mo, marami kang pera at pwede ka na makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa-tao mo. Dahan-dahan lang tayo, kaya nga may kasabihan tayo na ang mundo, ang buhay natin ay parang gulong yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Kaya kung anong meron ka ngayon, huwag kang magmayabang. Kasi pare-paro lang tayo ng kinakain. Oo, nasa taas ka kasi mayaman ka, maraming kang pera, may foreigner ka na asawa. O ano pa yan, kahit hindi ka pa foreigner yung asawa mo, oo, mayaman ka. Bakit? Pag namatay ba tayo, madadala mo yung pera mo? Mas maganda na yun na kahit na maraming kang pera, eh nasa baba ka. Kasi wala kang kaaway, walang kumukutya sa'yo. At syempre, dapat dahan-dahan tayo sa bunga nga natin. Kasi alam natin, hindi mo alam, yung mga pinagsabihan mo na tao na yun, eh yung pala mas maganda pa yung buhay kaysa sa'yo. Huwag mong ipagmayaban na nasa tuktok ka. Magsalita ka man ang magsalita dyan. Akala mo kung sino ka na. Diba? Huwag masyadong mataas yung hangin. Kasi nga, bilog yung mundo. Umiikot yung mundo. Alam mo, kinabukasan, magising ka na lang, inaapakan ka na rin, mas maganda na yung nasa baba ka lang kahit marami kang pera kasi walang nag-away sa'yo, walang salita sa'yo na hindi maganda. Kasi yung minsan eh, sa sobra na, kasi minsan sa ugali ng isang tao eh, akala nila magaling na sila. Magaling na magaling sila sa lahat ng bahay. Magaling na magaling sila sa lahat ng bagay. Alam nila na ito dapat gawin mo, ito yung tama. Pero hindi nila alam sa sobrang galing nila, eh, iba na pala yung lumalabas sa bunganga nila. Tapos hindi pala nila alam yung sinasabi nila, eh, kinukumpare na pala yun sa sarili nila. Kaya yung masasabi ko, man yung narating mo sa buhay mo, ipahalagahan mo, huwag kang masyadong magmataas. At dahan-dahan lang sa pagsalita ng bunganga mo. Kasi kung ano yung sinasabi mo sa bunganga mo, yun may reflex yan sa sarili mo. Kaya yung nagsabi doon kay Lola Damiana na ganon at kay Kuya Rimundo, eh
Sabi nga ni Kuya Raymundo, ipapadyos na lang daw niya. Hindi porket na sa ibang bansa ka, pwede ka nang magsalita ng ganyan. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan kay Lula Damiana kasi nga hindi ka nagpapakain sa kanya. Kung anong meron man si Lola Damiana, i-deserve ni Lola Damiana 'yan. Tingnan minsan may mga tao talaga na ang taas ng apog sa ang taas ng apog sa katawan. Akala mo mayaman na? Oh, mayaman ka. Tingnan natin pag namatay ka, saan ka pupunta? Madadala mo ba yung yaman mo? Mas maganda pa yung mayaman ka, simple ka eh. At tumutulong ka sa mga taong nangangailangan. Pero meron naman na tumutulong nga sa mga taong nangangailangan, pero yung bunga nga naman akala mo kung sino ng mayabang. Akala mo kung sila na mag-ari, may-ari ng mundo. Sila na yung may-ari ng tao, sila na yung may karapatan magsabi kung anong sasabihin sa ibang tao. Iba-iba talaga yung ugali ng tao. Ito sa akin, opinion ko lang to. Wala akong sinasabi kung ano, opinion ko lang talaga to. Kasi marami na rin ako nakakilala na magadyan. Hindi lang sa mga ibang bansa, sa Pilipinas marami din. Nakakaangat lang ng konti, akala mo kung sino na. Makapagsalita, akala mo hindi nakagaling sa baba. Makapagsalita lang ng ng hindi maganda. Makapagsalita lang sa kapwa nila, akala mo hindi sila dumaan sa hirap. Bakit? Ano kinakain nyo? Bakit anong kinakain nyo? Ginto? Pare-pareho lang tayong tao dito sa mundo. Kaya kung anong meron ka, huwag kang magmayabang. Kaya ito guys, ito yung sinasabi ko lang to eh. Itong managsabi dito kay Lola Damiana na minura mo. Kasi ngayon, minura mo si Kuya Raymundo. Minura mo na rin si Lola Damiana. Kung ano yung sinabi mo kay Kuya Raymundo at kay Lola Damiana, ganun din yan. Parang minura mo na rin yung sarili mong ina. Diba? Hindi kasi maganda eh. Bakit? Saan ka ba nanggaling? Diba din doon din sa nanay mo? Bakit makapagsalita ka ng ganyan? Kasi yung minsan kasi, yung iba kasi, makapagsalita ng ganyan, akala nila parang wala lang sa kanila. Makapagsalita lang akala mo, sabi ko kung sino nang mayabang. Sila nang hari sa mundo. Hindi porket may pera ka, pwede mo nang sabihin kung ano yung gusto nyo sa kapwa mo. Ay, hindi yon. Tingnan natin balang araw kung ano yung sinasabi mo sa bunganga mo, babalik at babalik din yan sa'yo. Tandaan mo yan. Tingnan mo naman, walang kaalam-alam itong si Lola Damiana, tapos mumurahin mo. Murahin mo lang si Kuya Raymundo, wag mo nang isama si Lola Damiana. Nakakaawa, yun na nga yung sitwasyon ng matanda, tapos mumurahin mo pa. O, diba? Wala kang karapatan na murahin yun sila. Kasi hindi ka nisingko, hindi ka nagbibigay sa kanila. Lalong-lalo na dito kay Lola Damiana. Alam mo naman sitwasyon ni Lola Damiana, di ba? Hindi niya nga alam kung anong sinasabi. Binabasa nga ni Kuya Raymundo o may sinasabi kasi Kuya Raymundo nakangangalang si Lola Damiana kasi hindi niya alam kung ano talaga yung totoong nangyayari sa paligid niya. Dito ay namumuhay si Lola Damiana kahit hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Basta lang makapag si Lola, layas ng layas, o saan pumunta kung ano sinasabi ni Lola Damiana, may kausap na hindi nakikita. Pero tuloy yung buhay ni Lola Damiana, kaya wala kang karapatan na murahin itong si Lola Damiana. Kasi nga hindi ka nakaakaawa, darating ang panahon, tatanda ka rin. Kaya kung ano yung sinabi mo kay Lola Damiana, hindi mo maranasan dyan. Hindi sana mapagsabihan din yung anak mo at yung si Lola, ikaw. Dahil hindi rin kung ano yung sinabi mo kay Lola Damiana at kay Kuya Raymundo, sana balang araw hindi mo maranasan yan. Tingnan natin kung ano mararamdaman din ng anak mo once na makatanggap din sila ng message na galit na katulad ng sinend mo sa kay Kuya Raymundo. Nakaka-highblood yung mga ganitong uri ng tao. Akala mo kasi kung sila na yung may-ari ng mundo.
Akala mo kasi purkit mayaman na sa ibang bansa na sila eh, pwede na nilang sabihin ang gusto nila. Kaya yan lang guys, yung opinion ko lang yung sinasabi ko, 'di ba? Kung ang anong meron tayo, pahalaga natin, huwag tayong masyadong magmataas. 'Di ba? Kasi sa mata ng Diyos tayo ay pantay-pantay lang. Huwag masyadong mahangin at huwag masyadong magmarunong. Kasi minsan isa sobrang galing natin, sobrang talino natin at sobrang galing natin sa sarili natin ay hindi natin alam yung mga sinasabi natin. Hindi natin alam na nakakasakit na tayo sa kapwa, 'di ba? Yung lumalabas sa bunganga natin ay sobra-sobra na. Kaya minsan ay dahan-dahan lang. Kasi 'di ba? Kasi kung ano yung sinasabi mo sa kapwa mo, iyon yung babalik sa iyo. Kaya bago ka magsalita ng ganyan, huwag kang magsabi ng ganito, huwag kang magsabi ng ganyan eh. Tingnan mo muna yung sarili mo. Kung ano ba talagang lumalabas sa bunganga mo. Diba? Yun lang guys. Lola Damiana, huwag kang mag-alala. Dito lang kami sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo. Huwag ka na, ayaan nyo lang yan yung mga busters na yan. Kasi nga sa at ito pa pala, dito sa YT World eh, natural na talaga, kasama na talaga yan yung buzzers, di ba? Kasama na yan yung buzzers dito sa UIT World. Kaya pag pinansin mo yung mga buzzers, italo ka. Kaya minsan mas mabuti pa na i-off mo na yung comment section mo sa video mo para wala kang sakit ng ulo. Kaya go lang tayo ng go, Lola Damiana. Good vibes lang tayo. Ingat lagi at more power and God bless us all.